Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, sobrang nakaka-inspire yung ating topic ngayon kasi sobrang wala lang, kinikilig lang ako sa love story nila kasi talagang sobrang dami ng struggles nila at sobrang dumaan talaga sila sa matinding pagbabash. Or dumaan talaga sila sa matinding pangungutya ng mga kapwa nating mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Talagang binash talaga sila. So, bago ko sisimulan ang topic na to guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe na YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na aking gagawin. So, simulan na natin ang ating topic for today. So, ayun guys, ngayong araw na to guys is inilabas ng Kapuso mo Jessica Soho ang kwento ni Bestie Marnie na nagkaroon nga ito ng afa. Oh my god. So ito guys, ito sa picture na to. Ayan, makikita niyo diyan talagang sobrang ang haba-haba-haba talaga ng hair ni Marnie kasi talagang nakasukit ito ng talagang napakagwapong napaka-hot na afam. Sa mga hindi nakakaalam ng afam, ang afam is ang ibig sabihin ng is foreigner. So, kahit saan mang galing na country yan, is pag tayo mga Pilipino, ang tawag natin sa kanila is afam. So, balik tayo dun sa topic talagang sobrang kinikilig talaga ako dun sa love story nila kasi talagang hindi ini-expect nito ni Ate Marnie mo na makakasukit talaga siya ng isang napakagwapong apam na si Terry. So ayan guys, pakikita niyo sa yung screen ang picture ng kanyang boyfriend. Actually, kinasal na sila guys. So ayan, makikita niyo dyan sa king screen yung picture ni Terry na sobrang talagang napakagwapo at napakahanggang daw. So dito nga sa Kapuso mo Jessica, so ay pinakita talaga yung kwento ng buhay dito ni Marnie kung saan nagsimula talaga siya sa binubuli siya, talagang nakaramdam siya ng pambubuli ng mga kaibigan niya, ng classmates niya, mga taong nakapalibot sa kanya kasi nga sobrang tabang nito, sobrang laki nito at talagang nawawala yung kanyang self-confidence kasi nga dahil patuloy na itong lumalaki. Yes, so ang lola mo talagang nagtiyaga siya talagang yung pambubuli sa kanya ay naging motivation niya at siya ay nakarating sa USA, 'di ba? Ang taray na sa American lola mo. So nakarating siya sa USA at doon siya nagtitrabaho at doon niya is nakilala niya sa isang dating app. So atin mga pag-asa pa tayo, mga besh, pwede kayo pumunta sa mga dating app. Oh my god. So nakilala niya ito si Terry or mas kilalang si TJ sa isang dating app sa America kung saan doon sila unang nagkakilala at doon sila unang nag-usap. So ayun na nga, sa madaling salita, dumating na ito ang isang linggo na ito is nagkita na nga yung dalawang mag-irog. So ayun, nauwi na sa yung naging girlfriend niya, naging girlfriend-boyfriend na silang dalawa. At higit sa lahat ay ito ay nag-propose na sa kanya si TJ. At ngayon nga is kasal na sila at the same time, pinakasalan niya ni TJ ito si Ate Marnie mo. Sobrang haba talaga ng buhok nitong Ate Marnie na. Wow, kasi sobrang napakaswerte yung sa kanyang asawa dahil nandun na sa kanya lahat yung asawa niya, talagang yung career, talagang napakaswerte. So, may pag-asa pa tayo mga besh, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi malay natin, di ba, darating yung time na para din sa atin, may darating sa atin na love one. So, and guys, sinama niya dito si TJ or si Terry dito nga sa Pilipinas dahil gusto niyang makita yung culture at gusto niyang nakilala niya yung family ni Marnie. Yeah. So, sa kasalukuyan ngayon, nandun sila sa Amerika at doon nagtatrabaho ngayon si Marnie at binabalak nga nilang pumunta nga dito ulit sa Pilipinas pagkatapos ng pandemyang ating kinakaharap. So ayun guys, sobrang nakaka-inspired yung kwento ng buhay ni Ate Marnie mo at ni TJ. Talagang
di sila nagpatinag sa lahat ng mga nagbabash sa kanila. Kasi may picture silang dalawa. Ito kung makikita nyo guys, yung picture nila na yan. Nag-trending yan sa social media kung saan umano ito ng napakaraming pambabatikos, napakaraming pambabash na talagang hindi daw sila bagay, parang nanay niya ito, hindi daw ito sa pigs, ayan. So hindi sila nagpatinag at talagang pinagpatuloy nila ang kanilang love life. So ayan mga besh ha. Yung mga chubby dyan, yung mga medyo may kalakihan dyan at pinuwala ng pag-asa kasi alam nyo na, may chance pa tayo, di ba? Kahit hindi ka na mag-diet, may chance pa tayo. Okay! So, thank you so much, ating Marnie, kasi sinyay mo sa amin. Isa kang napakagandang ehemplo at isa kang napakagandang inspirasyon para sa amin, para dun sa mga oversized, mga plus size na naghahangad or nawawalan ng self-confidence na makahanap ito ng boyfriend or ng loved one. So, huwag tayong sumuko, patuloy tayong mangarap kahit dahil hindi natin alam isang araw or kinabukasan, darating yung para sa atin. Kita mo ito si Ate Marnie, di ba? Hindi siya nawala ng pag-asa, talagang nag-pursue siya, naging motivation niya ang lahat, at ito nga, at bless na bless siya ngayon, hindi lang niya boyfriend, at ito yung kanyang asawa pa. Okay, so tapusin natin doon yung topic about kay TJ and kay Ate Marnie. So, dumako naman tayo ngayon dito sa magkakaibigan na to na talagang sobrang ganda rin ng kwento. Ito, makikita nyo sa inyo yung screen. Ayan, magkakaibigan yan sa Quezon na sobrang tinanggap nila yung isang kaibigan nilang Becky. Yes, so ito naman yung kwento ng ano to, kwento ng mga magkakaibigan na kung kailan mayroon silang isang kaibigan na matalik nilang kaibigan, kasama nila mag-basketball, kahit saan maglaro ng ML. So talagang tropa talaga, as in best friend talaga silang lima. Pero itong isa, si Enoch ba yun? Yun si Enoch, is lumadlad. At talagang nagpakita ito ng motibo. At dun sa part ng kanilang circle of friends, is meron pa yung isang lalaki or isang kaibigan din nila na nagugustuhan niya. So, kaso nga lang, sad to say, itong si itong best friend ng lalaki is ang tunay lang talaga daw nito sa kanya is best friend lang or kaibigan lang. So hanggang dun lang period na yon. So ayun nga, nag-request na lang itong si Enoch na nagulat sila kasi sasali daw ito ng sagala. Nung hirala din ito si Enoch. So ang pretty talaga kasi nag-transform siya, nag-makeup siya, talagang nagpalit siya ng ng look, talagang nag-blonde hair talaga siya, nag-wig, nag-long gown, nag-lahat. Overall transformation talaga ang ginawa niya at di nagtatapos doon. Nag-request siya doon sa mga best friend niya. Nga, medyo pawis na ako. Naka-off ang aircon. So, ito pa ang kabugdo. Nag-request siya doon sa mga best friends niya na kung pwede, silang apat is maging escort ni Enoch. Yes, may patrill din tong si ating mo Jessica kasi kunwari hindi daw aaten tong si itong crush ni Enoch. So si at the end of the day, ano din pala si Enoch, di ba? So ayun, na surprise si Enoch at nandun yung kanyang crush na best friend / bet, di ba? So ayun, rumampo siya dun sa kahaba ng kalsada kasama nga itong nagugupuang mga kalalakihan. Yes, so ang daming nainggit, nag-trending din yung ano, itong picture nito guys, yan makikita nyo sa inyong screen, yan. Yes, screen yan guys. Nag-trending yan sa Facebook kung saan pinakita nila doon yung before and after na picture nilang magtotropa. So dito, dati lalaki pa si Enoch. At dito ngayon, babaeng-babae na si Enoch. So yun guys. So talagang sinamahan nila itong kanilang kaibigan. Hindi sila nahiya, talagang sinuportahan nila ang kanilang kaibigan hanggang sa huli. Kahit ito ay nakabihis na bahay, talagang proud na proud silang ipakita talaga sa buong lugar nila na aatanggap nila yung kanilang kaibigan. So, napakaganda ng istorya nila kasi alam mo yun, ang tunay na kaibigan kasi hindi mo talaga yan mabibili or hindi mo yan mahahanap ng basta-basta. Dahil ang tunay na kaibigan is talagang susubukin kayo or
titingnan talaga kung gaano kayo katatag bilang isang magkakaibigan or bilang isang magtutropa. So, napakaganda rin ang kwento ng buhay nila dahil ng tropa nila kasi sobrang nangibabaw doon yung pagtanggap sa kanilang kaibigan or pagtanggap kung ano man itong pinagdadaanan or kung ano man talaga itong kasarian ng kanilang kaibigan. So, two thumbs up sa inyo dyan sa circle of friend nyo, Enoch, dahil sobrang ganda rin at saka sobrang inspiring din ng pag-share nyo ng inyong kwento sa Kapuso mo, Jessica. So, hanggang dito lang guys. Sana ma-enjoy nyo or sana enjoy kayo sa aking video. Sana enjoy nyo yung ating topic today. At kung na-enjoy nyo ito guys, please mag-iwan kayo ng comment sa baba. At don't forget to like and subscribe my YouTube channel para lagi updated sa mga videos na aking gagawin. So hanggang dito lang guys. Bye! See you on my next vlog!